nagka sinabihan ko siya sa'yo. Pag sabi kong baba, pwede siya bumaba. Doon na talaga siya bumaba sa babaan ng siya. Sinasabi niya. Pero hindi naman siya pag sabi kong baba. Nakapagsabi kong baba, sagalit ko sa mga sinabi niya sa akin. So may, according to you, meron na siya sinabi sa'yo. Meron na. Sabi, bumaba. Nagdabog-dabog pa siya doon sa jeep. Ganyan-ganyan na yung payong okay. Sa flooring. Bakit to... Ikaw, huwag ka pag sinungaling nga, nandiyan ka. Bakit to sa tingin ninyo ay nagganon siya? Kasi sinabihan ko siya, sir. Kaya na pinamurong kita ay mamurong. Pagkatapos, natandaan ka sa misis ko. Yung isang jeep na luma pa, dala ko. Kumbaga ka, nagkasagutan galaw eh. Kaya pag sabi sa asawa ko, sumakay naman ng taba, pag ganun ko, ikaw. Ano sabi ng asawa niya? Sumakay naman yung babae na nakasagutan ko sa mga nito eh. Yung tinadyonaro. Siya ngayon? O siya? Oo. Para iwasan. So, ibig mong sabihin, bago itong nangyari na ito, naisakay niyo na siya at nakasagutan ni nanay? Oo. Unang jeep ko. Unang jeep niyo, matagal na yun. Mga... Dalawang buwan yata. Dalawang buwan, okay, sige. So... Siyempre, nakanda sa asawa ko kaya nakasagutan sila. Oo, nakita ni nanay. Oo. Sabi sa asawa ko. Sinabihan ka na ito so, na naman yung nakasagutan ko. Na mataba. Mataba talaga. Okay. Sabi na, pag ganun ko. Yun nga. Sabi ko, yun nga. Okay. Hindi ko na, pwede ka bababa ka. Bakit ko pinapababa? Nagkasagutan talaga sila. Ayaw ko na mangyari ulit. Sa tingin mo ba, magkakasagutan ulit sila pag sinabi nyo? Nagkasagutan na nga. Hindi. Una-una ko, bakit hindi mo siya pinapababa? Dahil lang sa nagkasagutan kayo. Oo. Okay. Lang ang siya, pag sabi kong baba, hindi talaga siya bumaba. Basta nakatid ko nga, hindi siya bumaba. Doon na talaga siya bumaba sa kantong kabiyasan, sa binabaan niya. Doon siya talaga siya pupunta? Oo, oh, doon siya pinupuntahan niya. Doon siya bumaba, kasama nga sila ako. Okay. Hindi ko matandaan mukha to. Ano ba? Hindi ko makalimutan. Anong sabi ko ninyo na, ano daw, ano yung sinasabi ni Miss Joyce na sinabihan niyo daw siya na baba ka dahil mataba ka? Tama ba? Oo. Sinabi ko sa kanya, baba ka, kasi ayaw ang misis ko sa iyo. Nakasagutan na kayo, ayaw ka naman mag-away pa kayo ulit. Tapos, siya talaga ang nagwala una sa trip, sir. Nagwala siya? Oo, oh, nagwala. Iyak siya. Ano naman niya? Nabugan-dabug. Di ba, nakita mo rin, nabug. Oo. Oh. Katanungin di ba? Isos. Tapos sinabihan pa, sir. So, babae, kaya mo kayo, matanda ka, kaya kita bayaran, sabi niya. Ano daw? Matanda ka? Oo, matanda na daw ako ka-driver, kaya daw niya ako bayaran. Bayaran. Bayaran, anong kayo ibig sabihin? Ayaw ko anong ibayad, di, sabit ko sa kanya. Baka naman bayaran na magbayad ng, ano, ng pamasahe? Ayaw ko. Si, sabi ko, papira ka pala, di bang taxi ka, bakit sumakay ka sa di, masikip. Yun lang, nagwala na siya, hindi ko na pinansin. Hindi nyo na pinansin? Oo, hanggang bumaba siya, video na siya sa akin, pero yung mga salita niya sa akin, wala na doon sa video. Akin lang, sa kanya lang salita. Okay, punta naman daw tayo kay nanay, kasi doon nag-trigger, doon sa... Kayo nagsabi kay tatay na pababain, tama? Tama po yun, sir. Hindi ko po kinatang kayo. Na ikaw ang nagpapababa? Sabi ko, ito po, ayan na naman. Sabi ko, ayan na naman yung babaeng mataba. Sinabi ko po talaga yun. Kasi yung grabe rin po yung unang-unang namin pag ano, sakay na jeep na ano. Doon sa sinabi ninyo na ayan na naman yung babaeng mataba, ayaw ninyo siya isakay dahil mataba siya, tama? Opo, pero... Okay. Ayaw ko na po, sir. Maulit yung nangyari. Pero kung hindi siya mataba, isasakay niyo, hindi? Hindi naman po kami siya namimihira pa sa hero, sir eh. Kasi hindi po kami namimihira kasi ang hanap po namin, pera po, hanap buhay. At sa amin na sir, hindi naman po pare-pares ang tao sa sir. May mga gano'n na mga piloto po. Pero umaamin ka na sinabi mo, sinabi ni tatay na bumaba ka, mataba ka. Ako, sinabi. Aminado po ako doon. Tapos po, habang tumatakbo po muli. So pag ako mo sasakay, sasabihin nyo rin mo yun? Hindi po, sir. Kasi... Pag si Jehan na sasakay, sasabihin nyo rin. Siguro naman, sir, maintindi kasi hindi po para-pares ang tao. Maintindihan nyo po yun kasi ang... Hindi ko maintindihan yun. Yung ano, siyempre, special kailangan po. Ano po, siya, manuan, okay ba po? Pero pag kailangan na ano... So kung mataba, dalawa ba yan? Hindi, sir. Hindi naman sa ganun. Kasi nga, sir, hindi nangyari sa amin unang gig. Ano, napaka-piloso po niya po, sabi niya. Bakit ano bang... Ano ba nangyari nung una na ayaw mo siyang pasakay? Sir, sabi ko sir, ano, ate pausog naman po kasi ano eh, shaman yun eh. Shaman, okay. Malawag, maling mixin lang yun eh. Sabi ko, pausog naman te. Sabi niya, ano, bakit uusog?
ano ba kung gusto mong gawin? Ginano niya ako, ate. Kasi siya man niya. Tsaka, tingnan mo, okay siya pa dalawa, kapututusin. Dahil pag-usog niya po, hindi naman po ano yung pet niya. Kasi katawan naman mo balaw. Tapos, video-video na siya. Nung una yan, nung una? Ako yung unang gift namin na ano, maliit po. Okay. Kasi yung gift na yan, medyo malaki minibus po. Ah, minibus? Ako, parang mini yan. Nakapag-ano na ba kayo? Sa kanino? Sa inyo yan, sir, di ba? Parang ano siya, gift siya, parang ano lang siya, step back, parang bus po. Oo, parang modernized. Oo, okay. Na-modernize siya na. Pinagtas lang sa ito. Pinagtas lang sa ito. Okay, so, nung sinabi nyo na dun, batay dun sa video, batay dun sa video, parang sumigaw kayo kay Miss Joyce. Hindi ako sinasabi tumigaw. Hindi ka sumigaw? Opo, ang sabi ko sa tapos, sabi ka, magtumatak. Ano yun na sa video? Bulong? Hindi, yung ano na, video na yun, pababa na po sa sir. Pababa na. Kasi ano eh, marami na sa salitang ano sinabi. Ano ba sinasabi ni Miss Joyce? Sinabi niya po na, ang ano-ano niyo, kolorong naman yata itong gift niyo eh. Tapos ikaw, magkano kung matanda ka, kaya kitang bayaran. Kasi mga pasahero, balik niyo yung pera. Ah, gusto niyo bilhin si tatay? Oo, sabi niya, pagkano ka ba, tanda-tanda mo na, sama sa malugali mo. Diba, alas mo ano eh, ngayon, pinutang ko siya, pinasawa ko yun. Nasaan siya, ano sinasabi niyo? Kinaupuan niya po. Nagbibideo na siya? Hindi pa po. Ah, hindi pa. Hindi na po yung ano namin eh. Na ano eh, bakit wala ako, wala akong cellphone, lobot yung cellphone ko, kaya wala akong laban eh. Pero patutuhan na lang po. Hindi naman natutulog doon sa taas, pero handa po kami humingi ng tawad. Pero yung pinahayag namin sa GMA, sa mga ano, yun lang pong ano, para pata namin bilang tao. Ang ginano ko kasi ayoko na po magkasagutan kami ulit eh. Kasi alam ko yung ugali niya, pagpausog, ipilosopihin niya niya. Okay, Ma'am Joyce, totoo ba yung sinasabi ni, Ma'am ano pong pangalan nila? Mary Ann po. Mary Ann Palisan. Ma'am, totoo ba yung sinasabi niya na nagkasagutan na gawin natin? Hindi po totoo. Hindi totoo. Baka naman may karumahalang si Ma'am. Noong time po nasumakay po ako ng jeep nila, ay balot na balot po ako. Naka-face mask po ako, naka-ponytail, at yung sombrero ko po ay babang-baba. At naka-long sleeve, naka-pantalon. Sabi niyo, bakit gano'n ang ugali nila sa'yo? Gano'n ang naging action nila sa'yo? Hindi ko po alam kasi hindi ko naman po sila kalala din talaga personally po eh. First time po na po talaga sila makasalamuhan ng gabing pong iyon. Okay. Gift na yung first time mo talaga. Depende ako, may nakula kami gift na nagbabagin. Oo nga ako. Hindi po ako sumakay doon sa jeep ninyo. Hindi kita, hindi ako po sa salita ng gano'n. Ate, tinanong ka po sa isang interview, gaano ka masigurado na ako yung nakasagutan mo? Kasi hindi kami nagpo-po, ikaw na lang po, siya pwede na mapag-usap-usapan, di ba? Ate, hindi po kayo nag-reach out sa akin. Paano? Oo, yun lang. Pwede na mapag-usapan sa parang kayo, saan mo. Okay, sige, Marianne. Ako magtatanong dito. Miss Joyce, ano ang iyong gusto na mangyari? Gusto ko po na aminin po nila yung kasinungalingan po nila sa statement po nila. Ia-atras ko po ang kaso. Aminin po nila yun. Humingi po ng tawad sa akin. Kung hindi po sila hingi ng tawad, hindi ko po ia-atras ang aking pong kaso. Ang reklamo ko. Meron ka na bang pinahin na ibang case apart from dito sa dito sa LTFRB? Wala ka? Wala pa so far. Yung una pa lang po is yung alleged unjust vexation po. Vexation. Sumakay okay. Po siya, si Joy, sa ano, sa jeep. Maya't maya, parang narinig ko na nagagalit na po yung driver dahil pinabababa na po siya. Hindi po nagsasalita si Joy. Ako po yung magsabi kay Joy na huwag kang bumaba. Mali yun, discrimination yun, sabi ano ko. Ano ba ang exacto sinabi ni Kuya Driver? Baba, sabi nga nun, baba. Oh. Bakit daw, sa tinyo, bakit po siya pinaparoba? Eh kasi ayaw nilang magsakay daw ng mataba. Mataba? Opo. Mabuti sinakay kayo. Eh yun na nga po eh. Pero nalaman ko na lang po nung bandang huli na parang may discrimination po. Kasi nung una, ako yung una pumara sa Baclaran. Wala po siyang... Opo, sa Baclaran po kasi kami sumakay. Doon po talaga ang ikutan nila. Okay. Nung pinapara ko, parang lumayo pa siya ng mga about 5 meters bago huminto. Kasi kaya siya huminto dahil may nakahinto na na jeep sa harap niya. So hinabol namin, sumakay kami mag-asawa. Tinanong pa nga kami, sabi niya, saan kayo? Sabi ko,
sukat. Sabi kong ganun. So, hindi ko alam kung baka ayaw nila kaming pasakayin. Pero nasa loob na kami, kaya wala na silang nagawa. Nakaupo na kami. Nung kami na ate ko na nag-reach out sa inyo para magsabi, makiusap sa inyo na humingi na lang po kayo ng tawad. Hindi na kami ng tawag sa GMA. Hindi naman si GMA lang nandito. Hindi naman kasalanan to eh. Hindi ko paano dito ang sabi niya sa amin na ano ba ba kaya mo kaya ano ka na ako. Paano yung ano na yung bakas na yun? Ipag ano ano mo sa amin. Kailangan po sa buong mundo pangalan namin. Tapang pa po na. Hindi ka ng tawag. Hindi ka kasi alegro to. Paano kami na na kami? Wala kami hanap buhay. Sa kanyari? Oo, hindi na kami ng tawag sa ano buong mundo. Hindi na yung pagkatao namin. Ano yun? Sige, Miss Joyce. Para sa akin. Ate, lahat po nadadaan sa payos ng isap at mapagkumbaba. Kaya ko pong kakumbaba. Ate, yung puso mo, alam ko ate, hindi ganyan na puso mo. Hindi kayo masamang tao, hindi kayo masama sa kapwa nyo. Ate, alam mo ang totoo. Sinabi mo, kaya mo wala na sa akin. Hindi ko sinabi yun, ate. Ay, sinabi ko yun. Ikamatay ko man yan, ate. Hindi ko sinabi yan. Kung yan po ang paniniwala ninyo na pinag... Nilitawan ko po yan. Sige po. Kayo po bahala. O, walang tagnahan na buhay. Isang linggo kami gutom. Gutom na gutom kami. Nagumutang ang bahay. Siguro mo ako. Ano ba yun? Parang kasalan ko pa, ate. Pwede naman sa mga... Alam ko tayo mabuting ang kalooban po ninyo. Maaring hindi niyo po sinasadya yung mga salita pong nabitawan ninyo sa akin. Lagi ko po kayo pinagdadasal na sana magpakumbaba po kayo. At aminin po, nakasakit po kayo ng damdamin ng kapwa po ninyo. Dahil hindi po ako masama, hindi po masama ugali ko. Laki lolo ako, tatay. At malaki po ang paggalang ko po sa matanda dahil ako po ay pinalaki ng isang lolo. Pero sana po, tay, magpakumbaba po kayo ngayon. Hindi po ako magdadalawang isip na patawarin po kayo. Aminin nyo lang po yung mga hindi ko po sinabi talaga sa inyo, tay. Ano pong masasabi niya doon sa naging ano ngayon, hearing ngayon, naging patas ko ba? Para sa akin hindi patas kasi hindi nila pinakinggan yung ano eh. Hindi pa rin, ano namin? Para sa akin hindi patas kasi yung bilang tao na paningin ang puri ginawa niya eh. Pwede naman pag-usapan, di ba? Ba't kailangan humantong sa ganito? Pero hindi po kayo hihingi ng tawad? Hindi ako. Handa kami humingi ng tawad, sir. Handa dahil may pagkakamali kami. Paano yung pagkakamali niya? Nagbitong sunasalita. So ano po to? Willing po ba kayo makipag-ayos kay Ma'am Joyce? Willing ako, pero humingi din siya ng tawad. Patas lang. Humingi kay tawad, humingi din siya ng tawad. Paano yung ginawa niya? Paninira puri niya, hindi sa una lagpo sa amin eh. Ina-expect ko po na magpapakumbaba po sila. Kasi hindi po talaga ng tawad. Salamat na lang sa Lord at hindi po ako ganun. Nakakaawa po na hindi sila marunong magpakumbaba at umamin ng nagawa nilang kasalanan na kasinungalingan po yung statement po nila. Na sana itouch sila ng Holy Spirit na pakumbaba pa din sa susunod naming pagkikita.